Kapag naririnig ko ang "There's no place like home," ang lagi kong naaalala ay probinsya. Doon kasi ako halos lumaki. Pero nung teenager ako ay nagpa-Maynila na kami ng pamilya ko. Kaya ang ginagawa na lang namin tuwing summer ay mag-e-empake at pupunta sa bahay ng lola namin sa probinsya para bang pahinga lang ito mula sa ingay at gulo ng syudad. At syempre, para makita na rin yung mga kamag-anak namin. Sobrang gusto ko talaga sa probinsya. Yung sariwang hangin, lutong bahay na pagkain, at mas simpleng buhay. Kung pwede nga lang na iwan na lang yung buhay ko sa Maynila noon, eh gagawin ko. Kaso sa ngayon kasi ay hindi pa pwede dahil kakatapos ko lang ng college at andoon yung trabaho ko. Nakakalungkot lang dahil nung pandemic ay hindi kami nakauwi ng probinsya. Pero nang mas lumuwag na ang sitwasyon ay nakadalaw naman kami. Tuwang-tuwa talaga ako pagdating ko ng probinsya noon. Tapos nakita ko na naman yung bahay kubo na malapit sa bahay ng lola ko. Wala kasing kapitbahay si lola. Nasa may bukirin ang bahay niya. Yung lolo ko ang nag-aasikaso sa bukid na yon, kaya doon na rin sila tumira. May isang kubo lang na malapit sa kanila, pero wala namang nakatira. Dati, nung medyo bata-bata pa ako, alam ko takot kami ng mga pinsan ko doon. Pero nung huling dalaw namin, ewan ko ba, parang may something sa akin na gustong pumasok. Isang gabi, naisipan kong matulog sa bahay kubo. Wala lang, parang ang aesthetic lang kasi ng view. Ang lamig pa ng gabi, perfect sa pagtulog. Nagdala ako noon ng banig, unan at kumot. Humiga lang ako at nakinig sa tunog ng mga kuliglig. Hindi ako gumamit ng gadgets noon. Parang yun na yata ang pinaka-komportableng pairamdam ko. Sa Maynila kasi, nagpapatugtog pa ako ng mga ganitong tunog sa Spotify kapag matutulog. Eh doon sa probinsya, natural mo lang na madidinig. Sobrang nakaka-relax na halos matulog na ako. Nang biglang parang may naglalakad ng paikot sa akin. Sa bahay kubo lang din siya umiikot. Ramdam ko yung presensya at yabag. Pero wala akong makita. Hindi ko alam noon kung nag-overthink lang ba ako o talagang totoo. Parang may karera nga sa dibdib ko sa sobrang kaba. Sinubukan kong ipagsawalang bahala lang at enjoy na lang yung lugar na yon. Pero parang mas tumindi yung lamig na naramdaman ko. Yung kaninang isang umiikot na naramdaman ko ay parang naging dalawa. Tapos naging tatlo ang mga yabag. Hindi ko maipaliwanag ang pairamdam ko noon. Basta parang dumadami yung pumapalibot sa akin. Lilikpitin ko na sana yung mga gamit ko noon kasi nga natatakot na ako. Babalik na ako sa bahay nang may marinig ako. Umalis ka dito! Gulat na gulat ako noon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako agad nakagalaw noon. Iniisip ko pa kung may narinig ba talaga ako o pinaglalaroan lang ako ng utak ko. Tumingin ako sa paligid pero wala namang ibang tao. Nataranta na ako nung may marinig pa akong mga bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano lang yung nadampot ko noon. Basta tumakbo ako paalis. Tumakbo ako pabalik sa bahay ng lola ko at doon na natulog. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko noon at halos hindi makahinga. Sinubukan ko pang gisingin noon si mama pero ayaw niyang magising. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong may babaeng naapang magsasaka na damit. Tapos duguan yung buong katawan niya. Naatingin siya sa direksyon ko. Sobra ang kilabot ko. Sinara ko agad yung bintana. Magdamag akong di nakatulog ng maayos. Siguro nakaidlip na lang ako dahil sa pag-iisip. Pairamdam ko noon na kahit nasa loob na ako ng bahay ay nasa tabi ko lang yung babaeng duguan na nakita ko. Pero kahit na ganun, talagang puno pa rin ako ng curiosidad. Mas lamang yung nasa isip ko kung sino ang nandun. Kinabukasan, tinanong ko kay Lola yung tungkol sa bahay kubo. Sabi niya, matanda na yon. Mas matanda pa nga sa kanya. May pamilya daw na nakatira doon dati, pero bigla na lang silang nawala.
Hindi alam ng lola ko kung anong nangyari sa kanila. Bata pa raw kasi siya noon. Kung ano-anong kwento daw yung narinig niya tungkol sa pamilya. Sabi ng iba, nagpaamatay daw yung tatay pagkatapos patayin yung pamilya. Ang sabi naman ng iba, miyembro daw ng kulto at tag-alay na sila ng buhay para sa pinaniniwalaan nila. Meron daw na nag-NPA daw. In short, walang malinaw na dahilan o kwento. Basta isang araw, naglaho na lang daw bigla yung pamilya na yon nang walang bakas. Nung marinig ko yon, naramdaman ko yung lamig na tumakbo sa likod ko. Para bang may ideya na ako kung sino yung bumulong sa akin nung gabing yon. Hindi ko man alam kung ano yung totoong nangyari, pero sigurado ako na isa sa pamilya na yon ang nagmumulto sa bahay kubo. Hindi yun basta natapos lang doon. Kahit nasa bahay na ako ni Lola, nararamdaman ko pa rin na may kakaiba. Parang may galit sa akin. Minsan, nararamdaman ko noon na may biglang humihila ng buhok ko o kaya naman ay may mahinang tutulak sa akin. Kapag natutulog ako, nararamdaman ko na namang may naatingin sa akin, pero alam kong hindi si na mama yun. Tapos, kapag naliligo ako, ay parang may kung anong nalalaglag kahit hindi ko naman natatamaan. Minsan isang beses, nagsasalamin ako, tas may napansin akong anino na dumaan sa likod ko. Nakakarinig pa ako ng mga bulungan na hindi ko maintindihan. Basta, para silang galit. Takot na ako noon dahil nga kakaiba na yung mga pangyayari. At sa katunayan nga, first time yun mangyari sa akin na hindi ko naman naranasan noon nung tumira ako sa probinsya o kaya sa ilang beses naming pagbabakasyon doon. Naisip ko na baka nagambala ko ang kung sino man ang naatira doon sa bahay kubo. Kaya humingi ako ng tawad noon sa kung sino man o ano ang nananahan doon. Nagsabi muna ako kay Lola dahil hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. Kinuwento ko sa kanya simula nung una. Ang sabi niya, hindi niya lang daw naikwento sa akin, pero naranasan din daw niya dati yung nangyayari sa akin noon. Kaya daw hindi rin napapatanggal o napapagiba yung kubo kahit wala nang naatira. Tuwing may pupunta daw kasi doon ay may nagagalit na kaluluwa o may mga pagpaparamdam. Akala nga raw niya, wala na dahil nga hindi na siya nagpupunta doon. Ang sabi na lang niya ay hayaan ko na lang daw hanggang sa mawala. Uuwi rin naman daw ako ng Maynila. Kaya kahit pa na may nararamdaman pa rin akong kakaiba noon at takot, lagi na lang akong nagdadasal. Halos di ko na-enjoy yung huling bakasyon ko noon sa Camarines Norte dahil dun sa creepy experience ko. Inantay ko na lang na makauwi ako sa Maynila para matigil na noon ang pagpaparamdam. Pero dun ako nagkamali kasi minsan kahit pa nandito na ako sa Maynila, nararamdaman ko pa rin siya. Yung alam mong andyan lang siya at nagmamasid sa'yo kung galit ba siya sa'yo o ano. Ilang months na rin yung ganitong pairamdam ko at sana isang araw ay lubayan na niya ako. Ako po si JP. Lumaki akong malapit sa pamilya, lalo na sa mga pinsan ko. Palagi talagang kung ano-anong trip ang ginagawa namin o kung ano-anong ganap tuwing magkakasama. One time noon, may family gathering kami sa sakahan ng lolo ko sa probinsya sa Bulacan. Andun kami lahat, kaya talagang masaya ako kasi alam kong may kakaiba na naman kaming gagawin. Naisipan naming mag-explore sa bukid. Usapan namin ay gabi na kami pupunta para mas exciting. At saka alam nyo na, mainit kasi sa umaga. Di namin alam kung ano bang eksakto na gagawin. Basta maglilibot-libot lang kami. Nung medyo tumagal na yung paglalakad namin, napapalayo na rin kami. Biglang may narinig kaming tunog ng parada. Yung may mga tambol, trompeta, tapos may mga usap-usapan at tawanan pa. Edi na curious nga kami dahil nga sa pagkakaalam namin maagang natutulog ang mga tao sa probinsya. Kaya paano nagkaroon ng sigla at ganung ganap, diba?
at saka bakit doon mismo sa lugar, hindi doon sa sentro ng baryo kung saan maraming tao at mas maayos ang kalsada. Sinundan namin yung tunog na narinig namin hanggang sa maarating kami sa pusod ng gubat. Maniwala man kayo sa hindi, noong andun na kami, wala kaming nakitang ibang tao. Ang nakita lang namin ay isang malaking espasyo kung saan walang mga puno. Nakatutok lang ang buwan. Nang may mapansin kaming parang mga nagsasayawang mga anino, yung parang mga nagkaasiyahan sila. May mga anino din ng mga tambol. Rinig na rinig namin yung tugtugan at kita namin yung mga anino. Pero walang tao sa paligid bukod sa amin. Nanlamig kaming lahat at nagkatinginan. Di na kami nakapagsalita. Basta tumakbo kami ng sobrang bilis pabalik sa bahay. Pagdating namin ng bahay, doon na kami nag-usap-usap kung kanino galing yung mga aninong yun. Kung saan sila nang galing at kung bakit namin naririnig yung mga ingay na yun sa gitna ng gabi. Naging malaking palaisipan para sa amin yun. Nung sumunod na araw, nagtanong kami sa mga naatatanda, sa mga lolo at lola, kung normal lang ba dun sa probinsya namin o dun sa mismong baryo kung saan kami nag-stay yung naranasan namin nung gabi. Ang sabi nila, may mga kwento daw na ang mga yun ay espiritu ng mga ninuno na nagbabantay sa agubatan. May times daw talaga na nagpaparada sila. Siguro ay para magparamdam na may nagbabantay sa gubat at para na rin mapangalagaan ito. Ito raw ay isang paalala na alagaan natin at igalang ang kalikasan. Sabi ng isang tito ko, hindi dapat katakutan ang mga espiritu na yun, kundi dapat silang kilalanin bilang mga tagapangalaga ng kalikasan. Dahil doon, mas naging interesado kami sa pag-aaral ng iba pang mga kwento at mga alamat ng lugar na yun. Mas nag-enjoy kami sa pag-i-explore ng kagubatan at pagtuklas ng mga lihim na kwento ng mga ninuno. Marami pa rin kasi talagang mga alamat doon sa probinsya namin. Wala naman na kaming ibang naramdaman o nakita pa. Pero mas naging interesado kami kung ano pa yung mga kwento. Kahit na pinapainggan lang namin, parang nagpe-play sa utak namin yung kwento ng mga matatanda. Para sa akin, magandang experience na yon dahil nagkaroon kami ng motivation para pag-aralan ng history at kultura ng aming probinsya. Kumbaga, hindi lang kami nag-enjoy sa aming bakasyon, pero natuto rin kami sa mga bagong aral at mas malalim na pagpapahalaga sa alikasan at sa mundo. Kaya sana, sa susunod na pagbisita ninyo sa inyong mga probinsya, huwag agad matakot. Subukan nyo rin mag-explore at magtanong tungkol sa mga kwento sa inyong lugar. Baka masorpresa kayo sa kung anong pwede nyong malaman. Naway ma-enjoy ninyo ang inyong bakasyon at keep safe. Sa edad kong 23 years old, masasabi ko na marami-rami na rin akong napuntahang lugar. Mahilig din kasi yung pamilya ko magbakasyon. Pero may isa sa lahat ng mga naging bakasyon ko yung hindi ko makakalimutan. Magkahalong excitement at takot yung naranasan ko noon. Tawagin nyo na lang po pala akong Drell. Mga 18 years old ako nung nangyari itong kwento. Sa Taguig kami naatira ng pamilya ko, pero yung mga matatandang kamag-anak namin ay taga-probinsya ng Nueva Ecija. Bandang November yon, nagkasakit yung lola namin. Sakto naman na hindi ako nag-aaral noon. Nag-drop out kasi ako dahil puro kabalastugan at kung ano-anong ginagawa ko. Sabi ng mama ko noon, umuwi daw muna ako ng probinsya para alagaan si lola. Total naman, hindi ako nag-aaral. Susunod na lang daw sila mga bandang December para doon na kami lahat mag-celebrate ng Pasko. Wala naman akong choice noon kundi sumunod dahil tama naman siya. Isa pa, bored din naman ako na kakatambay lang sa bahay o di kaya puro basketball o laro. Parang trip ko din noon na mag-stay sa probinsya para tahimik lang. Bumiyahe kami ni Papa.
Tapos umuwi din siya after 2 days. Pagdating ko sa probinsya, una kong napansin yung liblib na lugar kung saan yung bahay ng lola ko. Kumbaga, medyo magkakalayo sa mga kapitbahay. Lola Esme ang tawag ko sa kanya. Mabait naman ang lola. Hindi nga lang pala salita at parang laging may iniisip. Baka ganun lang talaga pag matanda na, diba? Parang tulala lang palagi. Minsan nga, iniisip ko kung ano kaya ang tumatakbo sa utak niya. Kung inaalala ba nila yung mga kabataan nila o talagang naatulala lang sila tas nag-iisip kung kailan sila mawawala sa mundo. Magaan lang naman yung pag-aalaga ko sa lola ko. Basta, pakakainin ko lang siya noon at paiinumin ng gamot. Kaya naman niyang magbanyo at maligo ng mag-isa. Nung una, ayos lang talaga. Para nga lang ako nagbabakasyon sa probinsya. Kasi kapag natutulog na siya ng hapon, pwede na ako lumabas. Madalas ako maghanap ng tatambayan gaya ng sapa o kaya ay maliit na bundok kung saan malaya akong nakapag-yosi. Yung hindi kita ng pamilya at mga kamag-anak ko. Pero nung mag-iisang linggo na ako sa Nueva Ecija sa bahay ng lola ko, unti-unti na akong may napapansin kakaiba. Una talaga, maliliit na bagay lang yung napapansin ko. Yung pagtataka lang na bakit ang daming pula at itim na kandila sa bahay ni lola. Pero nung na-curious na ako sa iba pang mga gamit dun sa bahay, doon ko na-discovery yung iba pa. May nakita kasi akong malaking cabinet sa kwarto niya. Nakatakip yun ng malaking pulang tela. Nung una, hindi ko pinapakailaman. Madalas kasing gising si Lola kapag pumapasok ako sa kwarto niya. Saka hindi rin naman ako mahilig mangialam ng mga bagay-bagay. Pero may isang beses na gigisingin ko sana si Lola para uminom ng gamot. Pero nakatayo na siya sa may tapat ng cabinet at may kinukuhang garapon. Hindi ko maintindihan yung ibang laman nun. Pero nagulat ako. Kasi parang may mga langis, tas may buntot pa ng mga maliliit na hayop. May mga maliliit ding ahas. Basta, maraming garapon na nakita ko sa loob. Pero hindi ko alam kung ano yung mga nakalagay dahil sinara niya bigla. Inisip ko pa na baka ganun lang talaga yung mga matatanda. May mga kung ano-anong tiniipon, herbal at ano pa na tinatabi. Since karamihan nga sa anila ay may alam sa tradisyonal na panggagamot at kung anong langis ang meron yung mga lola natin sa mga probinsya. Pero habang tumatagal, iba talaga yung pairamdam ko. Parang may bagay na dapat akong alamin. Minsan pa, nagising ako ng 10 oras ng gabi kasi parang may naririnig akong kaluskos. Tiningnan ko muna si Lola. Pagtingin ko sa kwarto ay wala siya doon. Natakot na ako kasi baka mapano siya at kung saan ba siya nagpunta. Chinek ko ang buong bahay pero wala siya. Lumabas ako at pagkalabas ko, naasalubong ko siya. Nakalugay yung buhok at mukhang galing sa kung saan. Noon ko lang siya nakitang nakalugay. Palagi kasing naatali yung buhok ni Lola. May hawak pa siyang garapon na naabalot sa tela. Parang may gumagalaw sa loob nito kasi may mumunting tinig ako na narinig. Pero hindi ko kasi makita dahil nga naatakip. Pinagalitan pa nga ako ni Lola Esme noon kasi gabi na raw ay lumalabas pa ako. Di na lang ako nagsalita tapos bumalik na sa pagtulog. Di ko rin talaga alam kung ano ba talaga itong lola ko, kung mangkukulam ba siya o ano. Ayoko namang magsuspecha din o tanungin siya ng direkta kasi halata naman sa kanya na ilag siya sa sikreto niya. May tinatago, kumbaga. Hindi rin kasi siya masalita. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, nahihintayin ko na lang na maarating sina mama at pag-uwi namin ng Taguig, saka ko siya tatanungin. Habang andoon ako, halos hindi ako umaalis ng bahay. Talagang binabantayan ko na lang noon si Lola. Naghahanap ako ng butas o kung mahuhuli ko ba siya sa akto. Wala naman akong alam sa mga pangkukulam at hindi ko alam kung kumakatay ba siya ng tao, ng hayop o kung ano. Ang alam ko lang noon, nung hindi pa ganoon kalawak ang kaalaman ko, ay nakakatakot sila. Minsan pa ay may bumisita kay Lola na babaeng umiiyak. May binigay si Lola doon sa babae na maliit na garapon.
may laman itong likido. Doon ay mas lalo akong nagsuspetsa na baka mangkukulam talaga si Lola Esme. Nung matapos na ang Pasko at nakauwi na kami ni na mama, talagang kinausap ko siya ng masinsinan. Kinuwento ko sa kanya lahat ng mga napansin ko nung sa bahay ni Lola sa Nueva Ecija. Tinawanan lang niya ako. Manggagamot daw kasi si Lola noon. Sadyang tumigil na lang siya dahil sa katandaan. Di ko alam noon yung magiging reaksyon kasi pinag-isipan ko ng masama si Lola Esme. Pero kahit na ganun ay natuwa naman akong samahan si Lola at bantayan siya. At naging masaya naman ako sa naging bakasyon ko sa probinsya dahil talagang simple at payapa ang buhay doon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, boss. Halos lahat naman siguro tayong mga babae e super excited kapag ikaasal na yung best friend natin. Kaya nung nalaman ko na ikaasal na nga yung best friend ko mula kinder na si Ashley, talagang sobra akong natuwa. After namin mag-graduate ng high school, naghiwalay kami ni Ashley ng landas. Sa probinsya kasi siya, habang ako naman ay nasa Manila. Pero kahit na ganun, ilagi naman kaming nagchat at nagkukol. So ayun na nga. Siyempre, yung kasal at reception ay nasa probinsya. Itong si Ashley, medyo nakaluwag-luwag kaya libre niya lahat ng pamasahe naming mga kaibigan niya dito sa Manila. Nag-file talaga ako ng leave noon para maasama doon sa probinsya niya. Para makita yung best friend ko na ikakasal. Maganda rin maapagbakasyon kahit ilang araw lang. Hindi rin kasi talaga ako nagbabakasyon sa probinsya since wala naman akong kailalang kamag-anak doon. Isang taon pa lang din ako sa trabaho noon kaya wala pang budget para sa mga travel. Pagdating ko ng Cagayan, nagulat ako kasi parang paunti na ng paunti yung kabahayan. Sa kasulok-sulukan pa yata ng probinsya ng Cagayan itong si Ashley. Di ko alam noon kung Kalinga na ba yun. Basta ang layo na niya sa Kabiasnan. Tapos mangilan-ngilan na lang yung mga bahay na makikita mo. Hanggang sa naarating na kami sa bahay ng pamilya ni na Ashley na may malaking bakuran at lote. Dati, kubo lang yung bahay nila kapag nagpipicture siya o nagvideo call kami nun. Pero ang mga magsasaka, kada anihan ay nagpapagawa ng bahay. Kaya ayun nga, lumevel up yung tirahan nila. Gusto kong mag-focus that time sa lugar, sa magandang tanawin at preskong simoy ng hangin. Ang kaso mo, may kakaiba talaga akong naramdaman nun. Hindi ko lang maipaliwanag. Basta bigla na lang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ako pa naman yung klase ng tao na nakakaramdam kung may mangyayaring masama o kakaiba sa paligid. Pero nung mga oras na yon ay hinayaan ko na lang. Gusto ko kasing maging masaya para sa kaibigan ko at ma-enjoy din yung lugar. Masaya naman nung una kahit papaano at nakalimutan ko yung kakaibang gut feeling ko. Puro kami kwentuhan, panay catch up, kainan bukod sa ikaasal dahil hindi siya pwede magpataba para sa dress niya. Tapos naghahanda na rin para sa asal kinabukasan nun. Nung kinagabihan na, talagang hindi ako makatulog. Yung para ba ako namamahay? Kahit anong pikit ko at tinumpa ng gatas, eh hindi ako makaidlip. Kaya lumabas na lang ako para magyosi. Tanda kong sobrang liwanag ng buwan nun. Habang naninigarilyo, naramdaman kong may kung anong nakatingin sa akin at parang marami sila. Pero kapag lumiyo naman ako sa paligid ay wala naman. Hindi ko lang alam noon kung na-anxious lang ba ako. Tas nagulat ako kasi may tumatakbong kambing. Parang umiiyak pa yung tunog nito. Sa takot ko eh pumasok na lang ulit ako sa loob ng bahay. Pero kahit nandun pa ako sa loob, naririnig ko pa rin yung iyak ng kambing. Hindi ko alam kung anong meron o kung normal lang ba yun, pero hindi talaga ako nakatulog noon dahil sa kilabot. Kinaumagahan, isa ako sa mga naunang nagising dahil nga pasaglit-saglit lang ang tulog ko at nakapikit lang talaga ako noon. Nagulat ako dahil nasa labas yung ibang mga tatay, tapos nililigpit nila yung bangkay ng kambing.
Kinilabutan ako noon. Yun kasi yung kambing na nakita kong tumatakbo pa nung gabi. Nung umagang yun, kita kong nasuglasog na yung kambing na yun. Parang hinukay ng kung ano yung katawan niya. Nakakasuka na nakakaawa yung itsura. At hindi lang pala yun. May iba pang mga hayop din. Meron ding iilang mga kambing pa, aso at pusa. Naiiyak na ako noon na parang gusto ko nang umuwi. Alam ko kasi na may gumawa sa kanila noon at hindi yun tao. Sobrang takot ko noon na ni hindi ko na kayang tumagal pa ng isang gabi. Pabigat na asa yung pairamdam ko. Hindi lang dahil sa mga pinatay at nilasog-lasog na katawan ng mga hayop, kundi dahil may masamang entity din akong naramdaman noon. Matapos ang seremonya ng kasal at hindi pa man natatapos ang kainan sa reception, ay nagpaalam na ako kay Ashley. Dinahilan ko na lang noon na may emergency sa bahay. Hinatid naman ako ng pinsan niya dun sa sakayan para makauwi na ako. Medyo nakakahiya din at nagpasensya na lang ako dahil nga sa araw yun ang kasal ng kaibigan ko. Pero yung feeling ko talaga noon, mabigat sa loob at para akong nahihilo at nasusuka. Ganun kasi ang pairamdam ko kapag may hindi tama sa paligid. Nung nakauwi na ako noon, kinabukasan, nagkachat pa kami ni Ashley. May problema daw. Nawawala daw kasi yung kusinera nilang buntis. Hindi matawagan o mahagilap dahil wala naman daw itong cellphone. Hindi nila alam kung tumakas ba o ano kasi naiwan daw lahat ng gamit at di naman umuwi sa kanila. Ang sabi ng iba, baka raw may kabit tapos sumama doon. Pero ako, isa lang ang pinagdasal ko noon, na sana nga ay walang kung anumang halimaw ang naroon sa kanila at sana hindi yon ang kumuha sa kusinera nilang buntis. Wala na sanang sumunod na biktima, mapahayop man o tao. Kasi kung ganun ay baka madamay pa ang kaibigan ko. O ang mas malala, e baka kilala niya mismo kung sino man yung halimaw na yon, kung aswang ba yon o ano. Dahil dun, natakot na ako sa mga probinsya. Kahit nga sa Cavite lang, ay di ako pumupunta na mag-isa, lalo sa mga liblib na lugar. Dahil ayon sa mga kwento, ay pugad daw yon ng mga aswang. Nag-iwan talaga ng marka yung na-experience at nasaksihan ko doon sa probinsya ng Cagayan. Sana lang ay hindi na ako ulit maka-encounter pa ng ganun.